Ito yung aking niluto na swam na mais. Nag-grocery ako kahapon. Naka-ispat ako ng sweet corn. Balak kong ilaga, pero naisip ko, mas masarap na iluto na swam na mais na may tandem na pritong isda. Gamit ay matalim na kutsilyo, kinayas ko na itong mais. Nipisan nyo lang ang kayas at tagurin mabuti ang busal. Babanlawan ko lang sa konting tubig na kumatas ang sapal. E 3 euro e ring 2 mais para naman masulit. Kunyo po sana akong ibas, ako po ay naghugas. Heri po'y pipigain ko lang nang kumatas ang lasa sa sabaw. Dito sa wok na may konting tubig, ilagay ang 350 grams na pork belly. Kapag kumulo na, alisin lang natin yung mga impurities na lumulutang sa ibabaw. Timplahan ng asin, patakan ng konting mantika. Pakuluin hanggang lumambot ang karne at lumabas ang mantika. Iprito hanggang sa medyo lumutong at mag-golden brown ang kulay. Magbawas tayo ng konting mantika. Igisa ang bawang. Isunod ang hiniwang sibuyas. Pagkaraan, ihalo na natin dito yung chinicherong pork belly. Ibuhos na ang ginayat na mais. Hayaan lang natin kumulo sa medium heat. Kapag kumulo na, ilagay ang isang chicken bouillon cube. Kung ayaw nyo, pwede naman ang patis. At this point, hinaan na natin ang apoy. Hayaan lang natin itong kumulo hanggang sa lumapot. Kapag lumapot na ang mais, maglagay ng mainit na tubig. Depende sa inyo kung gaano karaming sabaw ang nais nyo. Lutuin lang natin hanggang sa lumambot ang mais. Tikman, mag-adjust tayo ng seasoning kung kinakailangan. Ilagay na ang spinach. Lutuin lang ito ng mga 1 to 2 minutes. Pagkaraan, patayin na ang apoy ng kalan. Dapat may katandem na pritong isda. Kaya nga gigilitan ko na itong isda. Sabay asin sa magkabila. Pagkaraan, lunurin na natin sa kumukulong mantika. Iprito lang natin hanggang sa lumutong. Kapag malutong na ang isda, hanguin at i-ready na ang kanin. Naku, hindi pa pala tapos. I-ready ko pa itong nilagang kwantong. Lalagyan ko lang ng hiniwang kamatis. Para magkalasa, titiplahan ko lang ng bagawang isda. Haluhaluin hanggang sa malamog, lumasa pala. O ayan, ready na talaga. Magsasandok lang ako ng swam na mais na mainit-init pa. I-serve na natin at ako'y gutom na. Heri na yung exciting part. Tara, kain po tayo. Magandang araw mga kakusina. Luto na ang ating ulam. Ito yung aking niluto na swam na mais. Nilagay ko lang po dyan ay spinach. Yan po ang alternatives ko dahil wala po ditong available na dahon ng ampalaya o kaya ay malunggay o dahon ng sili. Pero masarap din po ang spinach pag nilagay dito sa swam na mais. At meron tayo ditong pritong isda. Ito po ay dorada kung tawagin dito sa Spain. Similar po ang texture niya at ang itsura niya sa tilapia natin dyan sa Pilipinas. At ito ang pinaka-special, ang kwantong. Yung pong mga kababayan nating mga Ilocano, paniguradong alam na alam to. Ayan po, oh, nilagyan ko po ng bagoong na isda. At hiniwaan ko lang ng kamatis. Ay, the best po ito. Masarap po itong kapartner ng pritong isda. At syempre, meron tayong bagong lutong kanin. O, tara po at kain tayo. Umpisahan ko na po ito ha. Higop muna ako ng sabaw ng swam na mais. Mas masarap dito kung yung gagamitin natin yung puting mais na malagkit. Lagkitan kung tawagin. Sarap! Manamis-namis po ang lasa ng sabaw. Sarap! Ayan at ibubuhos na natin dito sa ating kanin. Heri pong unang subo ay para po sa inyong lahat. Sarap. Kapag ganito po ang ulam, talagang mapapalakas kayong kumain. Sira-sira ang diet nyo kapag ganito ulam. Ay, nako. The best yung sabaw, manamis-namis ang lasa.
Yung iba, nilalagyan pa ito ng hipon. Pero ako, ang gusto ko lang dito, yung chinicharong pork belly. Masarap po at malasang malasa. Ayan. Oh. Init. At eto na, magkakamay na po tayo. Dahil ang isda, mahirap siyang kutsarahin. Ako po, ito lang talaga ang mga gusto kong ulam. Pritong isda, paksiw na isda. Ayan. Tapos, lagyan natin ng kwantong. Ayan. Sarap. Nako, kapag ganito po ang ulam, ay nako, imposibleng hindi kayo maparaming kumain. Hindi ko po masyadong inalatan yung bagoong. Tamang-tama lang. Minsan eh, yung mga ganito pong ulam, ito lang talaga yung masarap na kainin. Kahit po siguro araw-araw, hindi ko pagsasawaan to. Kung ganito po ang ulam, kahit na maparami kayo ng kain, okay lang. Kasi gulay naman to. Tignan nyo. Huwag lang po sobra sa kanin. Medyo control-control lang sa kanin. Pakasarap po. Basta ang kombinasyon ay pritong isda. Pagkaraan ni may sabaw tayo, tapos may gulay. Nako! Mati ka bong kainan po iyan. Siguro masarap din po kung itong kwantong isa na hug ko dito sa aking swam na mais. Masarap din po siguro ang magiging lasa. Next time gagawin ko yon. O kaya magigisa ako ng sardinas tapos ilalagay ko itong kwantong. Pwede din siguro para siyang spinach. Paano mga kakusina? Marami pong salamat sa pagsama sa akin. Paalam! Marami pong salamat!